sakbalis, kami ay iningi sa Diyos sama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluwalhatian. Alang-alang sa anak mo, si Hesukristong Panginoon namin, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong malamang kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niyang akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhiik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3rd araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami na iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?"
ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon ang kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. Ang ipinagdiriwang po natin ay ang purity ng kanyang puso. O maaaring tawagin natin ngayong integridad ng kanyang pagkatao. Kung ang kamahal-mahalang puso ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay punong-puno ng pagmamahal sa sangkatauhan, ang kalinis-linisang puso naman ng mahal na Birheng Maria ay punong-puno ng pagmamahal niya para kay Jesus. At sa pamamagitan niya, para sa Ama. Panuntunan po natin kung paano magmahal ang kalinis-linisan niyang puso, kung paano natin nararapat mahalin pabalik ang Diyos. Sa madaling sabi, inilalapit po niya tayo sa Diyos. Bilang tugon, maaari nating ialay ang ating sarili sa kalinis-linisan niyang puso bilang paraan natin para ihandog ang ating sarili sa Diyos na kaugnay naman ng debosyon natin sa kamahal-mahalang puso ng mahal na poong Jesus Nazareno kung saan ito sumasailalim. In other words, ang atin pong debosyon sa kalinis-linisang puso ng mahal na Birhen ay subordinate sa debosyon natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang imaheng lumulutang palagi sa ating gunita pag pinag-uusapan ng kasabihan ng Twin Hearts na ito, kahapon lamang, Sacred Heart, ngayon naman, Immaculate Heart, ay ang pag-ulos ng sibat. Ito ho yung lumulutang sa ating mga gunita at alaala pagka naririnig natin itong Sacred Heart at Immaculate Heart of Mary. Ang puso ni Jesus na nagdusa para sa sangkatauhan at ang puso ni Maria na lubos na nasaktan dala ng wagas na pagmamahal ng kanyang anak sa atin. Doon pa lamang sa templo na ating binasa ngayon, nang 12 anyos pa lamang si Jesus, alam na nila ni Jose kung paano magdanas ng pagkawala o yung sense of loss. Nightmare ito sa sinumang magulang ang mawala ang kanyang anak. Kung naranasan mo na ring magmahal ng malaliman, gaya ng pagmamahal ng magulang sa anak, marahil ay alam mo rin kung gaano kasakit mag-let go. Lalo na kung ihahatid mo na siya sa dambana, sa kanyang kasal. O kaya naman, sabi nga ang pinakamasakit na pwedeng danasin ng magulang ay ang ihatid sa libing ang kanyang anak. Pero dahil nga mahal mo, kailangan mong gawin ito. Ang mag-let go. Lalo na kung may sarili na rin siyang buhay, may sarili na siyang pamilya, aalis at aalis sa iyong poder. Otherwise, masasaktan siya, magwawala, masasakal pala, hindi masasaktan, masasakal, magwawala, at lalo lamang masakit
ang pag-iiba ng inyong landas. Sa bahagi naman ng batang Jesus, sa edad pa lamang na iyon, alam na rin niya na may napakadalakila siyang pinaglalaanan. Ulitin ko lang po yun at nabulol ako. Sa bahagi ng batang Jesus, sa edad pa lamang na iyon, alam na rin po niya na may napakadakila siyang pinaglalaanan. Kinailangan ni Mariyang palayain siya, bata pa man. Higit na sakit ng kalooban ang daranasin niya sa pag-aalay niyang muli sa kanya sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng ito ay isa sa loob niya. Ang sabi po dito sa pagkakabasa natin sa Ebanghelyo, napakaganda ng pagkakatranslate sa Tagalog, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Pondering everything in her heart. At dudugtungan na natin, and not giving back the same. Ito po yung pagtuturing na sementeryo ang inyong kalooban. Kung tensyon ang inyong tinanggap, baon, libing sa kalooban, hahawakan hanggang sa ma-dissipate yung energy, yung tensyon. At sabi nga natin nung isang araw, anumang tensyon na hindi mo na proseso sa iyong sarili ay ipapasa mo sa iba. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na displaced anger. Ang halimbawa natin noon, tatay na napagalitan ng kanyang boss sa kanyang opisina o sa kanyang trabaho, hindi makagalit sa kanyang boss dahil baka siya ay masisante, umuwi, binaon ng galit, nakita ang asawa, kinagalitan. Ang asawa hindi makagalit sa asawa niyang lalaki dahil siya naghahanap buhay. Ang nakita niya, anak na panganay. Yung anak na panganay ang nakita, yung sumunod sa kanya. Yung sumunod sa kanya ang kinagalitan, yung bunso. At yung bunso, ang sinipa ay ang aso. Yun ho ang nangyayari kapag ka ang iyong galit, ang iyong tensyon, ang iyong stress ay hindi mo na ipoproseso sa iyong sarili. Ang modelo natin sa pondering everything in our hearts ay walang iba kundi ang mahal na ina. Lahat ng sakit, lahat ng tensyon, lahat ng suklam na narinig niya sa crowd nung ipapako ang anak niya sa krus, iningatan niya sa kanyang puso. At hindi siya nagsukli sa kanyang kapwa sa parehong paraan. Makakayanan din nating gawin ito, minamahal kong mga kapatid, dahil ang atin ding mga puso ay maaari nating ihandog sa Diyos. Katulad ng paghahandog ni Mama Mary noong sabihin niyang, okay, opo, maganap sa akin ayon sa wika mo. Nakayanan niya ito dahil ang sarili niya ng puso ay naialay niya sa Diyos at sa kanyang kalooban. Makakayanan din nating agwantahan ang sakit ng pagkawala ng ating mga mahal sa buhay sa anumang paraan. Dahil alam nating tayo man at silang mga nawala sa atin ay kinakalinga ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idalangin po natin sa Diyos na mapagpala
at mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. At sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo, naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad nung siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Patuloy po ang ating pananalangin sa lubos na paggaling ng Santo Padre sa Roma. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapinabinan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa lahat. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen
bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Among women,
Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Hail, blessed are you, blessed are you among announcement. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. Ang ating Fiesta Mass ay gaganapin sa ika-1215 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat na hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-lima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawang ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask,
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinduo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka na. Jesus Nazareno, iniwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,